sementeryo. At ang pangalan nga, yung basuran ay nagiging parang paulit-ulit namin ginagawa. Run against all kinds of basura. At ang aming panawagan doon ay zero basura, zero kasalanan. Ay, pinag-uusapan natin ngayon eh. Batas ng gobyerno, international na batas, Basel Convention, local na batas. Pero meron pong batas sa Diyos eh. Batas sa Diyos. Kaya si Pope Francis naglabas po ng encyclical ang pangalan ay Laudato Si. At kanyang sinabi po, huwag natin kalimutan na hindi lang po tayo nagkakasala sa tao, sa pamahalaan. Tayo po ay nagkakasala sa kalikasan. Kaya lang po, may mga bansa na nasa kamalayan na nila yung pagkakasala sa kalikasan. Ang mga Pilipino, simula na po sa mga leader, wala po sa kamalayan na ang pamumuhay nila at mga polisiya nila ay nakasasakit, nakasisira, at nakamamatay sa kapaligiran. Kaya itong si Pinoy, hindi ko maintindihan. Dapat sasagutin ko po yung tanong nyo. He is culpable. He is culpable to God. Bakit? Anong klase presidente yan? Sasabihin, yung mga basura nyo ay itapon nyo sa aming bansa. Kasi kami pwede nyong lasunin. We welcome your poison. What kind of a president can say that? We welcome your poison. Oh my God. Sa akin, ako, galit ako sa kanya dahil wala pong ano eh, yung kulay dilaw. Walang ka-green-green. Yellow politics has to be replaced by green politics. So there is, I have been struggling with Secretary Pahe for the longest time. I don't know whether he deserves to be the Secretary of the Environment. Hindi ba? Dapat ang isa sa pinakamaingay laban sa toxic waste ay si Pahe. Nag-ingay ba siya? Complicity. Tahimik si Pinoy, tahimik si Pahe. Pero maingay sila sa mining. Pinoy is pro-mining, Pahe is pro-mining, and this government is pro-mining and pro-basura. Pro-mining and pro-basura. Kaya, labag po sa batas ng Diyos ang basura. At yung basura, may kinalaman sa sinabi kanina ni Congressman Ray Senyeres. Ang basura nanggagaling sa mall. The malls would want all of us to be consumerists. The more we consume, the more basura we produce. You boycott the malls, boycott the malls, boycott the malls, boycott the malls, we will have less basura. Amen. And this is following the law of God. We are literally eating this world. Kinakain natin ang mundong ito. At pag hindi tayo tumigil ng kakakain ng mundong ito, wala na pong kakainin ang susunod na henerasyon. Yun po ang tinuturo ng mga mall. Sale, monthly sale. Di ba yung mga sale yan? Di naman totoong sale yan eh. Diloloko po tayo pero mga uto-uto ang isang katerma mga Pilipino. Once a month. Tinan nyo kung ano yung timing ng sale ha? A 15 at a 30. So, pwede ba magkaroon tayo ng policy? Pag tinanggap mo yung paycheck mo, uwi ka kagad. Make sure you go home and bring that amount of money to your wife, to your children, protect it with your life. Bakit? Hihigupin ng SM at ng Ayala. That's what happens to most of our people. They earn so little, the malls siphon it, and upon siphoning our money, we go home with trash. We literally buy trash, and that's what produces the basura, not only outside, but the basura in our minds, in our hearts, in our stomachs, we eat basura. We go to the malls, we eat basura. Correct? But then nobody's saying this. Bakit? Si Pinoy is pro-basura, pro-mall, pro-mining, pro-business that is not for the people, but for itself. So, secondly po, para makatakbo na ako. Okay, kaya yung tandaan nyo po, yung aming panawagan, zero basura, zero kasalanan. Amen. Zero basura, kasi zero kasalanan. Kaya Herbert Bautista, era
lahat po ng mga mayor na mahilig sa basura, ibasura. Ibasura kayo, tama. Kayo po'y nagkakasala hindi lang sa tao, kundi sa Diyos, sa kaligasan. Perfect opportunity. In one week, narito lahat ang media sa buong mundo. Perfect opportunity na dali natin ang basura sa PICC. At or somewhere na magkakaroon ng attraction para dito sa kosang ito. Baka ho palampasin nyo pa yan. Tama. The whole world's media will be in this country in the next few days. Kaya po, sige po, tingnan natin kung anong magagawa natin. Pero sa linggo po, inaanya kayo, meron tayong basuran. Okay? Ginagawa na po namin para tradisyon. Basuran. Saan magsisimula yan? Sa paliwanag po, sa kanong time. East Avenue Entrance, Quezon Circuit. At 8 o'clock in the morning. Okay, anong day? Sunday. Sunday, November 15. Ayun. Maraming salamat po. Magandang umaga. Thank you.